Ito, napakaganda nito and maraming nababaliw at talagang gustong-gustong magkaroon nito. Pero ang presyuhan po kasi nito. Puntahan na natin yung ating Coco Tower kung saan natin pinakapit yung ating pedatum. So eto nga, dinala ko na dito yung ating glad hands para makumpara natin. Ayan. So eto, ito yung magiging atap. Kapag malaking lalagyan, eto teknika. Pwede kayong gumamit ng malaking lalagyan talaga. Kaya lang, ang sinasabi ko... Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Echo Garden. Welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video, mga ka-MVP, yes, isa na namang halaman ang i-featured natin dito sa ating channel and para makilala nyo siya at makita. Ito ay walang iba kundi ang Philodendron Pedatum Gladhens. So, yan ah. Sa mga hindi pa nakakakita niyan, nandito yung ating halaman na yan. Papakita ko sa inyo ng malapitan. Tapos, i-discuss natin yung kanyang care tips. At bakit nga kaya medyo pinag-uusapan to. Kasi, yung iba inaakalang ito pedatum. Pero, ito ay isang cultivar ng halamang pedatum. At ikukumpara natin siya dun sa ating pedatum dito para makita natin yung pagkakaiba. Kaya ako ready na kayo mga ka-MVP. Tutok lang po. Back mga ka-MVP, gaya ng nasabi ko kanina, isa na namang philodendron na halaman yung ating i-featured ngayon. So eto, napakaganda nito and maraming nababaliw at talagang gustong-gustong magkaroon nito. Pero ang presyuhan po kasi nito, ito kasi, to be honest, napanalo na namin to ni Hill. The last time na nagpunta kami sa isang event ng Arid and Aroids, may parapol para sa mga vlogger. And ito po yung napanaluna namin. Napakagandang halaman na to. Ito yung Philodendron Gladhens. Ang tawag namin dyan, hindi ko pa alam na ito ay mayroong laki ng pedatum. Pero habang tumatagal, minsan nagkakamali-mali ako ng yan, pangalan sa kanya kasi nga nahahawik siya dun sa pedatum. Tapos, nung ni-research ko, tama. Pedatum pala yung kanyang ninuno. Parang ninuno niya na yung pedatum. So, ang tawag pala sa kanya talaga is Philodendron Pedatum Gladhens. And yan nga. Sabi ko nga sa inyo, ang presyuhan nito doon sa Arid Aroids, parang nasa 5,000 to 15,000. Hindi ko masure at hindi ko matandaan. Pero medyo pricey din. Kaya naman sabi ko, palakihin natin to at pagandahin. And ngayon nga, nung umikot-ikot tayo, napansin ko na meron na siyang sumusulpot na aerial roots. And sa akin kasi, yan yung tinitingnan ko eh. Yung mga aerial roots, pagdating sa mga halaman, yan na yung time para mag-propagate. So, ayan. Papakita ko sa inyo na malapitan to. Tapos dadaling ko din siya dun sa malapit sa ating pedatum dito sa may Coco Tower na ginawa natin kasi nagpakapit ako doon ng pedatum and papakita ko sa inyo ng malapitan, ikumpara natin. Puntahan na natin yung ating Coco Tower kung saan natin pinakapit yung ating pedatum. So eto nga, dinala ko na dito yung ating gladhens para makumpara natin. Ayan, check natin ha. Eto yung pedatum, philodendron pedatum natin na talagang kumapit na siya. Pinakapit ko siya ko dito sa ating Coco Tower na ginawa nung nakaraan. And kita nyo na may mga ugat niya. Oh look, talagang kapit na. And tingnan natin kung medyo matatag na, may mga dakon-dakon na dyan. So lalo siyang kumakapal dito as talagang matibay na yung pagkakakapit niya dyan. So nakakatuwa dahil yung mga roots niya, ayun, nagmatured na yung mga aerial roots na kumapit sa kanya. At yung kinakapitan niyang pole, dyan na talaga siya umikot. Talagang kumapit na doon sa ating mga coco cubes doon sa loob ng Coco Tower. So ayan, napakaganda ng kanyang dahon. Nakita nyo ha, na ganyan yung style niya.
parang malaibong adar na yung itsura, ang style niya, at talagang ang ganda-ganda. So ngayon, ayan nga, ikukumpara natin yung ating pedatum dito sa ating glad hands na tinagurian ding Philodendron pedatum glad hands. So ano napansin natin sa dalawa? So ayan, ayan siya, medyo ilapit natin dito para makita nyo ha. Yan. So eto yung glad hands and eto yung pedatum. So pag pinagkumpara nyo, lalayo lang ako ng konting ganyan para makita natin. Napansin nyo na mas maliit at mas narrow yung kanyang dahon. Unlike nito, medyo mataba at saka yan yung kulay niya, medyo ma-dark-dark tong ano, yung pedatum. Samantalang itong yan, glad hands, eh manipis siya. So yun yung pagkakaiba niya. Kaya lang ito, mas pricey ata ang glad hands kesa sa pedatum sa presyuhan sa merkado. So ayan, ayan lang naman yung pinagpakita natin. Pareho din sila, no? Nakakatuwa kasi itong pedatum, may ganyan siya, oh. Yung parang palikpik. Palikpik. Tapos yung kanyang, eto naman, meron din, pero ang nipis lang niya. Ang nipis lang. At medyo kaunti yung pinaka ganito. Unlike dito, napakadami ng kanyang mga yan. O, yung mga hasang natin. O, mga tinik. O, kumbaga sa, ano, sa fish. Ay, yung mga tinik. O, eto lang. Ilang piraso lang siya. O, tsaka mas manipis. So, yun yung pagkakaiba niya nakita natin. Sa petchol naman, o, parehos lang din naman halos. Ganun din. Kaya lang ito kasi, yung kanyang petiole, iba yung kulay eh. Ito medyo may pagka light green. Samantalang ito, may parang mga batik-batik kayo, no? Nakita ko na dark. So yun yung pagkakaiba nilang dalawa. Kaya naman na, yan. Sa mga nagtatanong kung ang glad hands at pedatum ay magkapareho, yes, in a way na magkalahi, pero magkaiba po sila. At yun yung mga konting-konti nilang pagkakaiba. O, ngayon naman, paano nga ba alagaan itong mga to? Katulad ng pedatum, tsaka itong glad hands. Kapag nag-aalaga tayo ng Philodendron, unang-una, kapag pating mix ang pag-uusapan, yung magandang substrate ang gamitin nyo, well-drained, mabilis matuyo yung lupa. Ano-ano ba yan? Siyempre, pwede kang gumamit dyan ng compost, bulok na ipa, at may mga coco cubes. Basta mabilis lang pong mag-drain yung lupa, okay na okay sa kanya. And gusto rin niya yung konting nag-hold ng moist, pero ayaw niya na nagsisit in yung tubig para iwas root rot. Kaya na sinasabi natin, madalas kapag mag-aalaga kayo ng house plants. And pagdating naman po sa sunlight, syempre yung gustong-gusto nito, yung hindi masyadong tampak sa init. Yung low light lang siya na nakakapasok yung araw dun sa kanyang area. Probably pwedeng-pwede diyan talaga yung ano, yung sunlight na morning sun. Yung pang-umaga nga sunlight, yun ang mas magandang sa pwesto niya. Kaya kung meron kayong pwestong ganyan sa bahay nyo, doon nyo po siya ilagay. Mas maganda at magta-tribe siya. Sabi ko sa inyo nung nakuha ko to, napakaliit lang. And hindi pa ganito karami yung mga ganyan-ganyan niya, mga dahon-dahon niya. And now, ewan ko, siguro tekniko na rin yun na kapag halimbawang philodendron yung alagaan ko, mas gusto ko na malaki yung paso. Lalo na pag love na love ko or parang mahal ko yung philodendron na yon o sobrang gustong gusto ko, mas malaki yung ginagamit ko kasi gusto kong bumongga siya ng laki yung ating philodendron. Although kapag malaking lalagyan, eto teknika, pwede kayong gumamit ng malaking lalagyan talaga. Kaya lang, ang sinasabi ko dito, pag ito ang ginamit nyo, medyo monitor nyo dapat yung pagdidilig. Kasi kapag mas malaki yung pot na ginamit nyo, mas kaya niyang mag-hold ng maraming tubig. Kapag mas kayang mag-hold ng maraming tubig, ang tendency niyan, mas matagal matuyo yung lupa. Ang gagawin nyo po, mas matagal dapat yung interval ng pagdidilig. Kasi patutuyuin nyo muna yung lupa para magkaroon siya ng time na makapag-adjust-adjust. Yan. So, ganun nga po gagawin nyo. Kapag mas malaki, mas monitor dapat ang pagdidilig para makita yung interval kung magdidilig na ba o hindi pa, kung tuyo na ba yung lupa o hindi pa. Ganun. So, ayan na. Puntahan tayo ngayon sa propagations. Ngayon, ikakat ko na to. Siguro bibilang ako ng isa, ayan, dalawa, hanggang dito, tatlo. Tatlong nodes puputulin natin, pero
ang gagawin natin is isa lang siya para medyo malaki pa rin. Kapag nag-ugat na, tsaka tayo puputol pa ng another node. Sige, papakita ko sa inyo. So ngayon naman punta tayo sa propagations. Paano nga ba ito padamihin? Madali lang naman yan. Ang treatment sa philodendron, madali lang. Punta ka lang sa nodes. Sa ilalim niya, doon ka mag-cut. Sa pagitan ng dalawang nodes, pwede rin. Yung ating natawag na internode, doon ka mag-cut. Ito, gusto ko kasi mas medyo malaki-laki na, kaya dito natin puputulin. Actually, pwede dyan, sa mga pagit-pagitan yan, pwede rin na one leaf propagations lang, o yung tinatawag na ilulubog mo lang yung nodes, tapos meron na kano. Kaya lang, gusto ko kasi medyo malaki na rin yung ating maging propagations. So, dito ko siya puputulin sa may pagitan ng pangatlo, mula dun sa top. So, ayan, itong magiging top cut, puputulin na natin dito yung ating philodendron na glad hands. Yan. So, ito yung magiging top cut natin. Tapos, ito na yung atin. Malago pa rin siya, di ba? So, ganyan lang. Tapos, pwede kayong gumamit ng cinnamon. Pwede rin gumamit ng hydrogen peroxide. Kung halimbawang gusto nyo lang na gumamit. Pero, sabi ko naman sa inyo, ang mga philodendron, hindi naman yan masyadong talagang delikado. Pwede nyo nga rin siyang ilubog na kaagad. Pero, ang sinasabi ko nga, maganda kung meron kayong cinnamon, detained paste, or pwede rin na kayong gumamit ng hydrogen peroxide niya. Gaya nang nasabi ko. Or kaya, pwede nyo siyang balutan ng itong ating pwede natin gamitin to. Yan. Balutan nyo siya. Kung halimbawa nga gusto nyo talaga, ganyan lang. Tapos, lubog nyo na siya dun sa kanyang lupa. Pero, sabi ko nga, meron ding ways na pwedeng i-water propagate ito. Yan, lulubog nyo lang sa tubig, hintayin nyo mag-ugat, tsaka nyo siya itanim. Pero ako kasi, practice ko talaga, ayoko na ng palipat-lipat eh. Kaya, I'll make sure na, pwede ko na nga itong itusok na gano'n na lang eh. Yan, hindi naman siya masyadong delikado. Basta yung tanggalin nyo, yung may aerial roots na. Yan, kaya okay na, may aerial roots na rin, pwede na yan. So, pwede nyo siyang balutan ng ganyan, or pwede nga hindi na rin. So, ako lalagyan ko siya para safe lang. Tapos, tatanim ko yan ng ganyan. Pwede rin kayong gumamit. Ano ba ginamit kong lupa sa pagtatanim? Ito po yung parang compost. May halo siyang bulok na ipa. Yan. Tapos, yan. Meron na rin siyang vermicast. So, halo-halo na yan. And, yan lang naman yung ginamit natin. Pero kung halimbawa, yung single-single leaf kayo, yung halimbawa, isang leaf lang na ganyan, tapos para sigurado kayo, gamit kayo ng sphagnum moss, o kaya moss, yun ang gawin yung lupa, pwede rin yun. At habang nagpapaugat kayo. So, ito yung ating naitanim na, and ayan, meron na tayong panibagong baby na philodendron glad hands. And yung bago nyong tanim na plants, yung kakapropagate nyo lang, pwede nyo siyang diligan after 3 days. Kasi ako, ganun yung aking practice. After 3 days ako nagdidilig para medyo safe lang siya dun sa pagkabulo. Kasi minsan, may times na kapag halimbawa, kakaputol lang, tas nabasaan ng tubig, medyo hindi maganda kinalalabasan. Kaya bigyan nyo siya ng enough time na matuyo yung sugat at makapag- yan, adjust naman ng konti. So, yan lang naman. Tapos, sa shaded area nyo lang siya lagay para okay na okay. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video ha. At nalaman nyo na yung iba't ibang facts sa philodendron pedatum na glad hands. O, diba? Kompleto talaga eh. Ayan. And I hope na kung meron kayong makita ganito, may encounter kayong plants sa future, o kung meron man kayo ngayon, alam nyo na yung mga iba't ibang detalye tungkol sa kanya. I hope meron kayo natutunan sa video natin ngayong araw na to. Thank you so much sa panonood mga ka-MVP. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po pag-usapan yung mga halaman and gardening, well, subscribe na po kayo ha. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre sa iba't ibang nating social media accounts like Facebook page, sa Instagram at TikTok po,
Follow nyo po ako dyan. Social po, Hermes na ako. Makikita nyo na po yan. Thank you mga ka-MDP sa inyong patuloy na pag-like, pag-share, comments dito sa ating mga video. Hanggang po sa susunod na video ha. Tingnan natin kung ano namang halaman yung ating i-feature dito ha. Thank you so much and this is Hermes na ako again. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!